pag may crowd control ka, kumbaga lalaman ka. But anyways, makikita natin yan. Game number 1, in-excite tayo or pina-excite tayo dito ng STI. For game number 2, sana ganun pa rin ang makikita natin ngayon. Alam mo, sabi nila dito, no, tinanong tayo, may puso tayo. May puso naman. Ako, ang problema lang, yung puso ko nasa Kimi. Kaka-Kimi ko lang kagabi, yung lineup niya ganyan, pag wala kayong pampigil na early game, ang bilis mag-snowball yan eh. Lalo may Selena pa on the side of Onic PH. We all know the hero that we love is the Selena. Napakabilis po mag-clear ng mga buffs niyan, no? So, Onic PH, they have the capability to invade the jungle of STI, and I really like the playstyle of Dilar dito, no? Tinitignan niya kagad kung kaya niya baka i-contest yung red ni Lembot, pero fortunately for STI, tatlo yung nakapwesto ron to protect the red buff of the Bruno. So STI dito, masisecure nila yung red for their hyper carry, pero Onic PH again, they're moving a lot faster compared to STI. Yes, and kung mapansin natin dito for STI, naka-4-man mask nila. So talagang all-in Bruno for this kind of lineup for STI. So for Onic PH naman, kinagandahan dito, they have the Kimi na sobrang bilis mag-tower push. But anyways, for Iyak, no, grabe nga pinapakita niya dito. Actually, he's using the Grok. So most probably this is an offlaner Grok. But anyways, nakuha dito ni AJ above ng STI. Flicker out para sa kanya and as well para dito kay Oh My Venus using that Kaja. Yeah. Alam mo, yung lineup ng STI, no, sinabi ng panel kanina, if Onic PH has the Kimi, STI has the Bruno. Pag-usapan late game, kayang-kaya ni Lembot. Again, ito na naman yung insure nung ano eh. Yung scenario ng game 1, pag umabot tayo ng late game at Onic PH hindi sila nakapag-snowball dito, they have the capabilities of dealing with the Kimi. Kasi siya yung ano dito eh, siya yung primary damage dealer ng Onic PH dito eh. And kapag na-shutdown naman siya ng STI, napakadali lang ng buhay nila. And they can definitely do that. May sustain si Bruno, tsaka si ano dito, no? Si Uranus in the form of the Hylos and the Estes. Oh, kumbaga dito for STI, sobrang bilis na lang ika-counter dito pag nag-late game ang Onic PH kasi pwede lang saluhin lahat ng damage dito or sago-sago ni Kimi. But anyways, for STI, nakita natin kanina on game number 1 kung paano nila mag-extend. Oh! Flicker in for Wise para ma-secure ang first blood dito. Talagang hindi na makakatakas pa. And Dilar as well, getting a kill agad para sa ating Labu 0 in favor of Onic PH. Yeah, ito sinabi niya na to ni Yasuo kanina. Yung again, yung AoE control, and in-emphasize din natin dito sa caster's desk. Onic PH, they are, oh my god, Venus pulling in the Bruno na hiya niya si Lembot dito, and this is the punish that can come out from Onic PH. Hindi niyo kaya lumaban ng 5v5. Sige, we will group up as 5. Let us not forget na si Venus dito ay naging top player ng Kaja Hero. So, kita naman natin kanina, right on cue, ang kanya Divine Judgment. Pero Nixie dito, very aggressive lang din naman. Tinulungan pa na Glorious Pathway dito. And a kill for this Uranus against Onic PH Squad. Iyak no for the backup. Pero kita natin dito, Blessing for the Moonlight Goddess. Come from Dockman. Na-stun dito si Wise, pero disengage na lang din para sa team STI and team Onic PH. Grabe ano, tiga may Selena. Ito yung walking wards for Onic PH, just providing the vision for Dilar to be able to securely take down the red buff. Pero nandito si Estes for the contest. Sino nakakuha? Nakuha ni Lard. Okay lang yan. Okay lang yan. Basta wala doon sa Bruno for STI. Onic PH, they're gonna be happy with that trade kasi hindi naman yan yung primary objective nila. Again, their primary objective is to have this Kimi snowballing in this game. Oh, tas sa ang actually for STI, medyo nagiging problema dito, naaagawan ng buffs, hindi nakakapagkuha dito si Lembot ng gold. Kaya sinabi natin all in Bruno ang ginagawa nila STI. Grabe, Karchat's barrier. May checkpoint. Oh, literal na may checkpoint para may volleyball court na may kita doon. Hindi malalapag ang bola. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin dito, Lord. Wala na buhay, ginamit niya ang kanyang glorious pathway kasama na dito ang ultimate coming from this. Oh, that's sustained. Yes! Talagang buhay! Ang mga players dito come from STI for Onic PH. Nagkakagulo na dito. Iyak ng sarili lang din naman target. Oh my god! Napatay nila dito ang isang Wise or isang Kimi, which is the damage here na Onic PH. Yeah. And hindi natin napansin, no, si Nixon pala dito naka-Vengeance. That's really good against the lineup of Onic PH. Nandyan yung sustainability mo. At the same time, you'll have the frontline capabilities for STI. So, Nixo rito can be the tanky frontliner against Onic PH. And yun yung kailangan intindihin naman ng mga supports ni Wise dito. No? You have to get the news of the ransom on Oh My Venus before you can actually take a 5v5 engagement.
Oo, tama ka dyan. Actually, Phoenix dito, well-commended yung kanya aggressiveness. Yung talagang kills dito ng STI, kita natin talagang pinapasok niya or fino-force niya na bibigyan na damage dito yung Onic Age. But anyways, top farmer for this match is this Thumbs with a 2.8k gold. So, unknowingly, for Sonic P, I mean for this STI, tumataba na si Dilardi sa bottom lane side. So, kita natin ngayon, STI is the bottom is on the bottom lane side para i-counter agad dito yung tumatabang player come from Onic PH. Yeah. Again, yung gold lead, lalo pag Kimi lineup, you don't need to worry about that eh. Kasi if you shut down a Kimi objective, and he'll be playing towards the lead game. Problem with playing towards the lead game for Onic PH, again, is yung Bruno. Yung Bruno ng STI. I think the biggest power spike that Onic PH will ever have in this game is yung Necklace of Drans. And yung dalawang item ni Wise, yung Glowing One, tsaka yung, ano, no, yung Blade of Despair. Yes, guys, sinabi natin, Necklace of the Rags, yun na talaga yung pinaanin dito ng Onic Page and they're good to go. And another one na naman dito sa bottom lane. Dokmen, napatay pa habang zone out dito ng Onic Page. Yung buff supposedly na isang Bruno dito. Kanina pa natin sinasabi, may hirapan dito yung Bruno to come up with the gold sa ginagawa dito ng Onic Page. Meron sila Selena for the wards. Tapos meron pa dito si Iacno na sobrang aggressive na din naman. And good, pero pasok. Grabe si Wise dun. Talaga tinutukan na dito ang Bruno na ST. Mayroon double kill pa sa kanya. Triple kill mga kaibigan. And it's going to be a maniac for this game number 2, STI vs Onic PH. What is sustain kung kanya-kanya kayo mag-audition, sabi ng Onic PH? Hindi namin kailangan tindihin yung mga heroes nagtatabi-tabi. Kasi pwede naman baril-baril lang na Wise kapag mag-isa, di ba? Oh, actually, dito si Wise talagang ginagamit niya yung flicker. Ayun na. Pag-feeling niya, pwede siyang pumasok automatic, ano agad. Pero anyways, napakasakit na agad na wala na yung Firaga armor dito. Si agad ang isang export card from STI. And kanina po pong binabanggit na item dito, the Necklace of Durans. Well, for Onic PH, hindi pa nila kailangan actually Necklace of Durans kasi effective pa yung rotation for them. Pero nakaready na sila sa pang-counter nila sa STI. Lord, wala na buhay na pilitang gamitin dito. Naisa este sa kanyang ulti. Agad-agad, kahit wala pang teamfight. Come from Onic PH. And a monster kill for Wise. Intense damage for this Kimi. Grabe. Again, ito na yung problema ng STI, no? Yung minimal sustainability nila in the form of Estes and Hylos, patay na rin yung Uranus, nakakapatay lang ng Onic PH, hindi na existing kasi kapag may nahila si Venus dito, matik, walang problema kung isustain man ng Estes kasi mamamatay at mamamatay yan. The damage output is enough on the side of Onic PH to take down any single target sa lineup ng STI. Tsaka ang ganda ng combo dito midnight nung ano nung Kaja Kimi. Kumbaga Divine Judgment automatic yung linear damage dito na isang Kimi, sasaluhin lang doon na nahila. Yeah. So kumbaga instant kill kahit hindi super burst pa rin DPS na kayo ibigay nitong Kimi. And sa top lane side natin, a solo kill for Dilarius in the Thumbs. So ang daming kailangan kontrahin kumbaga ng STI para sa laban na to. Si Iacno grabe mag-soul out. Si Wise dito aggressive na on that Kimi. And si Dilar na kanina po natin binabanggit, grabe mag-farm sa side lanes ng Onic PH. Oo, grabe no. And STI dito, hindi na, ito na yung pinakamahirap na part as a lineup playing for the league game. Yung hindi na makalabas ng sarili mong base. And Onic PH dito, they're just making sure na yung front line, yung front gate ng STI, yung pinto kumbaga, ay laging pwedeng katuken. Aming katapos, ayan na naman, nahila si Lembot. Oh my Venus, in a perfect position to get the pick off on the Bruno for STI, and this might be it. Onic PH, they can definitely secure this team fight dahil walang damage dealer ng STI. Pasok kung pasok dahil wala namang sustain. Yung Estes tsaka Hylos, kayang-kaya nila yan. Pero wag na mag-overstay syempre. Oh, wag na sila mag-overextend. Pero kita natin ito for Onic PH, they're confident with the damage. Talagang pinapasok nila doon kahit may inhibitor turret. Eh, kita natin dito si Jay. Grabe yung mga abyssal arrow niya. Talagang isa din sa factor dito for STI kung bakit hindi sila makapwesto para sa ating laban ngayon. Fleeting time for Oh My Venus, Dilar. Sasama sa bakbakan natin dito, Dokmen. Na wala sa mapa, mga kaibigan. But unstoppable para sa kanya. And that is it na yata. Wala cut like for Wise. Unti-unti nang nauubos dito players na STI. Natamaan pa dito si Kuya Lord natin para sa kanila team. And I guess for this series win,